bibigyan muna kita ng konting introduction para at least may idea ka kung ano ba yung Q&A session ito at para saan ba ito. So, ang Q&A session na ito ay para masagutan ko yung mga tanong nyo ng live. Kasi kung nanonood ka ng YouTube, sa YouTube channel ko, ng mga YouTube videos ko, at kapag nagtanong ka kasi doon, medyo matagal bago ko siya masagutan dahil sa dami din ng mga nagtatanong. Pero hindi katulad dito sa Q&A session na ito, na pwede ko na kaagad masagutan yung mga katanungan mo kapag nakita ko, lalo-lalo na kapag nauna kang nagtanong. Kasi itong Q&A session na ito ay ginagawa natin every Friday at 8 p.m. Philippines time. So kapag maagap ka, nauna ka nagtanong, una kong mababasa yung mga katanungan mo. So ang Q&A session na ito ay para sa mga network marketers na gustong matutunan kung paano magiging successful sa kanilang mga network marketing business regardless kung anong kumpanya ka kabilang. As long as gusto mo na maging successful sa ethical na paraan, pwedeng-pwede sa'yo ang Q&A session na ito. So imaginein mo na lang na kung ikaw ay uma-attend sa mga new members orientation, new dealers orientation, or kung ano man ang tawag nun, yung mga seminar, kung matend ka sa mga ganun, parang ganun lang rin ito pero online at pwede sa lahat ng mga networkers kahit saan kabilang ka na network marketing company. Meron lang tayong isang rule dito sa Q&A session na ito. Ang rule lang naman natin ay bawal tayo mag-mention, mag-comment, mag-promote ng network marketing company na kinabibilangan natin para hindi ka ma-block dito sa page na ito. Kasi irespeto natin yung ibang mga network marketers dahil magkakaiba tayo ng kumpanya. I am currently building in my own network marketing company pero hindi ako magpo-promote ng networking company ko dito dahil ang goal nga nitong Q&A session na ito ay masagutan ko yung mga katanungan nyo at matulungan ko kayo na maging successful sa inyong mga negosyo sa ethical na paraan. Yun ang pinaka-purpose nitong Ethical Nation na movement na ito. Dahil gusto natin na mas dumami yung mga ethical networkers kumpara sa mga scammers at mga unethical networkers. Ang pinakarason kasi kung bakit pangit sa pandinig ng mga tao ang network marketing ay dahil sa sobrang daming mga unethical networkers at mga scammers na nagkalat dito sa Pilipinas. Dahil mas marami sila, pangit pa rin ang tingin ng mga tao pagdating sa negosyo natin. Kaya ang pinakang goal, ang pinakang vision ng Ethical Nation, itong movement natin, ay para mas dumami yung mga ethical networkers dito sa Pilipinas. At kapag mas madami na yung mga ethical networkers, magiging maganda na sa pandinig ng mga tao at magiging professional ang dating ng ating industriya sa mga tao, sa mga prospects na hindi pa involved dito sa negosyo natin. At ang pagbabago na yun ay magsisimula sa'yo, then ipapasa mo din sa mga members mo. So yun ang pinakang vision ng Ethical Nation. Ang Ethical Nation ay community ito. Ito ay isang movement, hindi to kumpanya. And kapag ikaw ay isang networker na ginagawa mo yung negosyo mo sa ethical na paraan, automatically part ka na ng Ethical Nation sa ayaw mo at sa gusto. So sa pagtatanong, i-comment mo lang dyan sa ilalim or kung saan ka man nanonood nitong live na ito, comment mo lang yung tanong mo and sa pagtatanong, be specific as much as possible. Ay maging specific ka sa mga itatanong mo para masagutan ko siya ng maayos. Kung sakali man na dalawa yung tanong mo, tatlo yung tanong mo, marami kang tanong, pagbibigyan ko muna na sagutin yung ibang mga nagtatanong para mabigyan ko rin sila ng chance kasi umattend din sila. Pero kung sakali na wala ng ibang nagtatanong tapos puro tanong mo na lang, edi sasagutin ko lahat ng mga tanong mo. Ang mga isasagot ko sa mga katanungan nyo is based on my experience. So ibig sabihin, hindi ito yung nabasa ko lang sa isang libro, narinig ko lang kung kanino. Sasagutin ko kayo kung ano yung kailangan nyong marinig at hindi yung gusto nyong marinig. So kung ikaw ay medyo balat sibuyas o medyo sensitive ka or madaling masaktan yung feelings mo, I do not recommend na manood ka nitong Q&A session na to kasi real talk ako sumagot sa mga tanong. Kung sakali man na hindi ko alam yung sagot dun sa tanong mo, sasabihin ko na hindi ko alam dahil hindi ko rin naman talaga alam lahat. I've been doing this business, I've been in the industry for almost 7 years na as of the making of this video, this year is 2020. So medyo matagal ko na rin ginagawa ang negosyo na ito. So kapag ka nagtanong ka sa akin ng mga bagay na outside network marketing, sigurado ako na malabong masagot ko yan. So huwag sana kayong magtatanong dyan ng mga tanong na hindi naman, wala namang kinalaman sa network marketing tulad ng stocks, investment, trading, or cryptocurrency, or kung ano-ano pang mga bagay na yan dahil hindi ako qualified na sumagot sa mga katatanong nyo about doon. Okay, itanong nyo yan doon sa mga ibang expert. Hindi ako expert pagdating dyan. Masasabi ko lang na expert ako pagdating sa network marketing. Sa bawat isasagot ko sa inyo na based on my experience, hindi nyo kailangang maniwala.
hindi nyo kailangan na sundin kung ano yung sinasabi ko. Ako ay nagbibigay lang ng aking experience. Based on my experience and based on my opinion, kung ano yung nag-work sa akin, kung ano yung hindi nag-work sa akin, yun lang ang i-share ko sa inyo. Pero hindi kayo required na maniwala. Okay? Hindi ko kayo be-brainwashing, hindi katulad ng ibang mga uplines na sa kanila ka lang dapat makinig kasi sila yung successful. Hindi ako ganun. Nasa sayo kung maniniwala ka, kung sa tingin mo ay hindi tama yung sinabi ko, kung sa tingin mo ay mali yung mga sinabi ko, huwag ka maniwala, huwag mong sundin, it's fine. Ang sa akin lang naman, sinagot ko lang naman yung tanong nyo based on my experience. So, i-mention mo yung iyong mga teammates, yung iyong mga members, o yung any friends mo na network marketers na alam mo na magbe-benefit dito sa Q&A session ito. I-mention mo sila dito sa live na to, i-share mo to sa kanila, i-share mo sa Facebook group nyo, sa GC nyo, or whatever, kung sino man yung pwedeng matulungan nitong ating Q&A session. Meron lang akong isang healing sa inyo since wala naman kayong binabayaran sa panonood ng training na ito. Kahit yung mga YouTube videos ko, kung nanonood na kayo nun, o yung mga Facebook videos ko dito sa Facebook page na ito, kung saan kayo nanonood, wala naman kayo binabayaran dyan, di ba? Libre lahat yan. Pero ang isa lang ang healing ko, i-like mo tong Facebook page na to kung saan ka nanonood and i-click mo yung See First. Kapag klinik mo kasi yung See First, mano-notify ka ni Facebook sa tuwing meron tayong live. Para kung sakali, halimbawa nakalimutan mo, hindi ka nakapag-set ng reminder, tapos nag-live tayo, magbibigay sa'yo ng notification si Facebook kapag live na tayo. So that is every Friday, 8 p.m. Philippines time. At kung hindi mo pa alam yung YouTube channel ko, i-search mo lang yung pangalan ko, Carl Serrano, na may K. Okay, K yan, hindi C. So makikita mo na kaagad yung mukha ko dun sa YouTube channel ko na yon. And then, pwede ka mag-subscribe dun, panoorin mo lahat ng mga training videos dun, kasi dun mas maraming mga training videos and mas technical yung mga itinuturo ko doon kasi recorded yung mga training na yon. So yun lang yung healing ko. Like mo lang tong Facebook page na to, click mo yung See First and mag-subscribe ka doon sa YouTube channel ko. Nang sa ganun eh, mas ganahan pa ako na gumawa ng mga content para sa inyo. And finally, last na to, okay, meron akong ginawang ebook which is yung Unlimited Prospects Handbook. Sa ebook na yun, doon mo matututunan kung paano magkaroon ng unlimited na prospect para sa negosyo mo. Doon sa ebook na yun, nagbigay ako ng mga sample inviting scripts, sample prospecting scripts na pwede mo na kaagad gamitin sa prospect mo para magawa mo siyang maging interesado sa negosyo na inaalok mo sa kanya. Pero take note, hindi ito magic, walang magic sa ebook na yun, at hinding-hindi pwede yon ebook na yun sa mga tamad. Kung ikaw ay nag-expect ng parang magic o mga budol-budol words na mga ganun na pag sinabi mo automatic na yayaman ka na kaagad, sasali lahat sa'yo, walang ganun. So kung ganun yung in-expect mo, hindi yun para sa'yo. Unlimited Prospect Handbook, para yan sa mga masisipag at sa mga tao na ina-apply kung ano yung natututunan nila. So kung interesado ka na malaman, hanapin mo lang yung link sa description ng video na ito. Makikita mo kung nanonood ka nitong video na to sa Facebook, makikita mo sa taas yung description. Kung nanonood ka nito sa YouTube, makikita mo naman sa ibaba. So with that being said, magsimula na tayo sa ating Q&A session. Alright, we are now live. Okay, magandang gabi, umaga, tanghali, hapon sa inyong mga kapower dyan. Okay, so I hope naririnig nyo ako na maayos. Magandang gabi sa inyong lahat. And welcome dito sa ating Q&A session. At ayan, sa mga first timer, comment kayo dyan. Sa mga first timer, para mabigyan ko din kayo ng special na shoutout. Yeah, special shoutout para sa mga first time na umattend sa ating Q&A session. So in-explain naman na lahat ng video yung about dito sa Q&A session. So para mabilis magtanungan na kaagad tayo. Hello? Meron ako ng mga nakita na question. Pero shoutout muna tayo. Shoutout muna tayo sa mga payaman na nandito. Okay, so pinakaunang nag-comment base dito sa ano, dito sa nakikita ko. Pinakaunang nag-comment, shoutout kay Mark Joey. Seneta ba? Seneta? Keneta? Hindi ko alam kung anong tama pronunciation. So yeah, shoutout. Pinakaunang nag-comment, pinakamaagap. Alright, so ayan. Comment sa mga first timer ha, comment kayo diyan para mabigyan ko ng ano ng special shoutout sa mga first time umattend nitong ating Q&A session. And sa mga nandito, magandang gabi sa inyo lahat, magandang umaga, hapon, depende kung nasa mang kayong parte ng Pilipinas. And for si GN, and shoutout kay GN, Marilyn, Aaron, Mylen, Matet, tama ba? Matet from Poland. Lapit lang. Okay. From Poland, Matet, Jen, si Marilu from Riyadh. Ayan, sino to? Rowena, si Claystone,
Clit, tama ba? Clit, Sugar, Maylin, June, Aisa, Andro, Alona. Ayan, shout out sa inyong lahat. First time, ay si Matet, first time pala. Okay, so we hope na makasama namin kayo every Friday at 8 PM Philippines time dito sa ating Q&A session. Sa inyong mga first timer dyan. Okay, sana makasama namin kayo every Friday. Okay, so before tayo mag-proceed, no, pwede nyong i-share to sa inyong mga teammates, sa inyong mga members, or any friends mo na network marketer na alam mo na magbe-benefit sa training na ito. Okay, kahit sino dyan. And before tayo magsimula, comment muna kayo dyan ng ano, comment muna kayo dyan ng ready na para magsimula na tayo. Okay, comment kayo dyan ng ready na, magsisimula na tayo. Para at least na alam ko na naririnig nyo ako. Okay, comment kayo dyan ng ready na. Meron na ako, wait lang, kaka-copy-paste ko na yung mga nakitang question kasi baka mawala ulit. Okay, habang inihintay ko yung comment nyo kasi delay to eh. Delay yung live ko sa inyo eh. Copy paste muna tayo. Okay, comment ng ready na, ready na. Okay, so 1 hour lang ito ha. By the way, it's already 8:11 dito sa aking time. So 1 hour lang ito. So make sure nasulitin nyo na. No, tanong niyo na lahat ng gusto niyong itanong kasi para masaya, para sulit din yung pag-attend niyo. Okay, so yun. Shout out kay Arvin, Martin, Arvin, Ronaline, Carl, katukayo ko, pero si yung ano yung spelling ng pangalan niya. So shout out sa inyo mga nandiyan nanonood. Okay, so yun, meron ako na ano, sabi na mawawala yung mga question eh. Buti na lang kinapi-paste ko na. Okay. Buti na lang kinapi-paste ko na. So yun. First question comes from ano, from June Manim Team. Okay, ayun, may nakita ko kay June Manim Team. Tama ba na prospect ang mga politiko like mayor, vice at mga konsehal at ilatag during session? If yes, gagawin ba nila yung business? So, pag doon sa unang question, if tama ba na prospect yung mga politiko, bakit hindi? Wala naman, ewan ko, wala namang rule sa mga MLM companies. Actually, gusto nga nila yan eh. No? Sa mga network marketing companies na gusto nila na syempre malaking tao yung mga mapapasali nila kasi mas maraming influence, mas malaking influence. No? Bakit hindi? No? I-share mo sa kanila. Pero yung second question, if yes, gagawin ba nila yung business? Hindi ko alam. Hindi mo rin alam. Hindi natin malalaman hanggat hindi mo sinishare. Hindi natin mahuhulaan. Okay? So, yun yung iiwasan natin. Especially sa inyong mga baguhan. Ay, sa inyong mga baguhan. Kung less than a year ka, baguhan ka lang. Okay? Baguhan ka pa din. Kung less than a year mo ginagawa ng tuloy-tuloy. Yun yung negosyo, ha? Hindi yung 1 year ka lang no nag-join pero ginagawa mo lang siya kung kailan ka nasa mood. Hindi ka 1 year nun. Okay? 1 year na tuloy-tuloy mong ginagawa yung negosyo. No, kung ikaw ay less than a year na ginagawa yung negosyo, baguhan ka pa din. Okay, para sa inyong mga baguhan, iwasan niyo na maging manghuhula. Okay. Iwasan na inyo na maging manghuhula kasi naging manghuhula rin ako dati. Ha? Maraming mga networkers yung mga baguhan, manghuhula. Hinuhulaan nila kung sino yung sasali at kung sino yung hindi. Pero ang binabasihan lang naman nila nung panghuhula nila is yung takot nila sa rejection. Okay? So, I'm sure lahat tayo ganun, no? Wala sa inyo dyan magmamalinis na hindi mo ginawa yun. Okay, kasi kung sasabi mo sa akin, even yung mga naging successful, I'm sure ginawa rin nila yan. Ako nga, ginawa ko eh. Diba? Kasi lahat naman tayo dumaan sa takot sa rejection, dumaan naman tayo lahat dyan eh. Sa takot na ma-reject tayo nung mga i-invite natin. So, iwasan nyo na manghula. Kasi hindi tayo manghula. Okay? Gawin mo na lang. Subukan mo. Approach mo. Kung ayaw, diwag. Dali lang naman eh. Alam nyo, pagdating sa negosyo natin, whether you're selling or recruiting, dalawa lang naman ang kailangan mong marinig na sagot, yes or no. Much better yung sagot. Mas okay pa yung no kaysa sa pag-isipan ko muna, papaalam muna sa asawa. Hingan mo ng sagot. Yes or no. Okay lang naman kung no eh. Mas okay pa yun. Kesa yung nasa gitna. Kasi yung nasa gitna, paaasahin ka lang nun eh. Mas madali pa, mas maintindihan pa yung ano, yung no. 'Di ba?
So yun lang naman ang kailangan nating marinig. Yes or no? Yes, okay, congratulations. So here's the next step. No, okay, follow up na lang ulit next time. Napakasimple lang. Diba? Madaling sabihin na sa akin ngayon, pero mahirap gawin yun pag nagsisimula kasi nga takot na takot kayo ma-reject. Pero okay lang yun. Lahat naman tayo dumadaan dyan. So yun na yung kailangan nyo na i-overcome. Yung takot na yun. At hindi nyo ma-overcome kung hindi nyo gagawin ng paulit-ulit. Okay, yun lang yung tanging paraan para ma-overcome yung takot. Gawin mo ng paulit-ulit. Hanggang sa masanay ka na. Yun lang naman yun eh. Yung mga sinasabi nating magaling, di ba, yung mga lodi nyo. Kaya sila magaling kasi sanay na sila eh. Paulit-ulit na kasi nilang ginagawa. At kaya hindi na sila tinatablan ng kahit na anong rejection, failure, pang-da-down, mga ganyan. Hindi na sila tinatablan ng mga ganyan kasi paulit-ulit na eh. Sabi nga is, isa sa mga training namin before, sabi nga, it's either ikaw yung magsawa sa sitwasyon o yung sitwasyon ang magsawa sa'yo. Kasi ang kulit mo eh. Di ba? Ganun talaga eh. Di ba? Pag makulit ka at gusto mo talagang maging successful, magsasawa sa'yo yung sitwasyon. Masasanay ka na. Ha? Wala na lang sa'yo. Kaya wala na sa amin. Kasi, for example, sa akin, I've been in this industry for almost 7 years. So, tingin mo ba natatakot pa ako sa mga rejection na yan? Baka million-million rejection na yung na-experience ko eh. Hindi ko naman kasi binibilang kasi wala na akong pake. Okay, so yun. Yun yung underlying factor. Pag yung ganito na question. Okay, nabanggit naman dun sa intro, di ba? Pagka yung kusino nagtanong, siya lang yung spokesperson. Nabanggit naman yun eh, di ba? So yun, para kay June, try mo lang. Hindi mo malalaman kung di mo susubukan. Okay, next question. From Mark, Joey. Seneta, tama po ba na mag-upgrade ng account kahit wala pang resulta sa business para daw po may makitang cheque ang mga prospect? Teka lang, paano ka magkaka-cheque pag nag-upgrade ka? Di ba sa multiple accounts yun? Teka lang, baka yun ang ibig sabihin. No? Pag nag-multiple accounts ka, che-cheque ka, yun yung ipapamower mo. Kayo, tatanungin ko, sa tingin nyo ba tama yun? Sa tingin nyo ba tama yun? Sa tingin nyo ba ethical yun? Yung mag-multiple accounts ka, kumbaga ang tawag diyan is front loading, okay? Hindi yan ina-explain eh, syempre. 'Di ba? Ang gusto ng mga upline is kumita lang sila, wala naman talaga silang pakialam sa inyo, 'di ba? Majority sa kanila, pero hindi naman lahat, pero majority sa kanila, lalo na yung mga bukang bibig multiple accounts ka para payaman. Yung mga pera lang nang habol niyan sa iyo, kung ganun. Okay, meron akong video sa YouTube about dyan. Paano mo lalaman kung mukhang pera lang yung upline mo? Panoorin mo yun. Tapos doon mo malalaman. Kung hindi ganun yung upline mo, congrats ang swerte mo. Napakadalang ng hindi ganun. Napakadalang. Okay? So, upgrade kahit wala pang resulta sa business para may makita daw na resulta yung prospect. No? Sabi ni Sherwin, no? Niloko mo na sarili mo ng damay ka pa. yung pinaka magandang nabasa ko dito. Tama naman eh. 'Di ba? Niloloko mo na 'yung sarili mo kasi alam mo namang hindi talaga resulta 'yan. Hindi naman talaga legit na resulta 'yan kasi niloloko mo 'yung sarili mo eh. 'Di ba? Yung result talaga na dapat hindi naman dapat ipakita, pero 'yung result na magiging proud tayong i-share is 'yung alam natin pinaghirapan natin at sa ethical na paraan natin nakuha. 'Di ba? Yun yung isang result na magiging proud tayo kapag shinare natin. Pero kapag ganun, sa ganung paraan mo multiple accounts ka tapos yung cheque, yun yung papamower mo, ito yung kinita. Niloko mo na nga yung sarili mo, tama si Sherwin. No? Niloko mo pa yung iba. Nang ina-expect nila, kumita ka through sponsoring or kumita ka through product sales. Tapos akala nila ganun, yung pala. Diba, pinacheque mo yung sarili mo. Parang niloloko mo yung sarili mo kung ganun. Okay, so yung sa multiple accounts, siguro yun ang ibig sabihin ni Mark. Kasi sa upgrade, di ka naman kikita pag nag-upgrade ka. Ang kikita yung upline mo yung pag nag-upgrade ka. And ito ha, gusto ko lang maging clear din sa inyo na wala namang problema kung ganun. Kasi sa network marketing, hindi lang sa network marketing, sa lahat ng bagay, palaging merong kikita sa taas. Kahit saan ka mapunta. No, kung kayo ay merong negative association pagdating sa ganyang bagay, 'di ba? Kikita kasi yung nasa taas, ganyan. Singit ko lang kasi importante 'to na ma-discuss. No, hindi ka magiging successful dito sa negosyo nito at kahit saan.
Kapag ganun kang way mag-isip na kumikita kasi nasa taas. Lahat sa lahat ng bagay, sa lahat ng industriya na mapunta ka, may kumikita palagi sa taas. And even ikaw, kasi dadating ka rin sa point na ikaw na yung nasa taas. O paano kang dadating dun kung meron kang negative association sa mga kumikita sa taas? Pag negative ka sa ganun, sa mga kumikita sa taas, paano ka mapupunta sa taas, di ba? So yun, singit ko lang. Kasi ano, nabanggit ko na yung about sa kikita si upline mo eh. Alam niyo naman na unethical 'yun kasi niloloko mo 'yun nga. Yun ang best definition yung sinabi ni Sherwin. Niloloko mo na 'yung sarili mo, niloloko mo pa 'yung ibang tao. Tama naman talaga eh, no? Okay lang kung meron kasing ang pangit kasi pag sinabi mo 'yung niloloko 'yung sarili, pero meron kasing ginagawa natin na training din, mindset training din sa atin. Na parang niloloko natin 'yung sarili natin, 'di ba? Pag pinaniniwala natin 'yung sarili na natin na magiging successful tayo, eh hindi pa naman tayo successful ngayon. Lalo na 'yung mga affirmation, 'di ba? I am a millionaire. I'm sure naman meron na sa inyo mga tinuruan ng ganun. I am a leader, I am a millionaire, I am blah blah blah. Kung ano-ano mga positive affirmation. 'Di ba? Parang niloloko natin yung sarili kung ganun. Ang pangit kasi nung term na 'yon kasi ang tawag doon is yung future truth eh. 'Di ba? Hindi ka pa man leader ngayon, hindi pa man millionaire ngayon, kiniklaim mo na. Pero ang importante sa mga ganung affirmation, ikaw ang nakakaalam, hindi ibang tao. No? So yun yung mabuti na pangit kasi nga yung term na paluloko kasi hindi mo niloloko yung sarili mo. Pinaniniwala mo yung sarili mo. Sarili mo naman 'yan eh. Hindi naman ibang tao eh. Pero kapag ibang tao na, may problema na. Kasi ibang tao na yan eh. Gusto niya ba na maniwala sa ganon? So I hope na igigess nyo kung ano sinasabi ko. Pero, yun. So okay lang yung mga ganon na panuloko sa sarili. Pinaniniwala mo lang naman yung sarili mo. Pinatataas mo lang yung belief mo. Kasi ganon naman, ako, ganon ako. Yung mga times, ang pinakang challenging na part pagdating sa affirmation ay yung mga moments na sobrang hirap na hirap ka. Na konti na lang gusto mo nang sumuko, masasabi mo pa rin ba yon na I am a millionaire, I am successful, yung mga ganong affirmation? Yun ang pinakang challenge dun. At dun ka talaga mag-grow sa part na yon. Hindi kung kailan maganda lang yung sitwasyon. Okay? So, itong si, ano, tanong ni Mark, pag nag-upgrade ka, apply mo lang kikita dun. Pag nag-multiple accounts ka, kikita ka, tapos kikita rin yung, kikita ulit yung apply mo. Pero walang kwenta yun kung gagamitin mo yun pamawir. And hindi tama yun. Kasi yun nga, niloloko mo yung sarili mo, niloloko mo pa yung iba, dinadamay mo pa yung iba. Okay, so ginagawa rin namin yan dati. Okay, ginawa rin namin yan dati. Noong mga panahon na unethical networker pa ako. Kasi malay ko ba? Akala ko, manluloko ka talaga para lang umasenso eh. Ganun akala ko yun talaga yung, ano, yung paraan eh. Diba? So, I'm sure, yung iba sa inyo, kung nagawa nyo yun, okay lang yan. Nandito ka na. So, ibig sabihin, gusto mo maging ethical. Diba? Kasi nandito ka eh, nanonood ka eh. Kahit hindi nga nagko-comment dyan, kahit tahi-tahimik ka lang dyan, okay lang, nandito ka na eh. Kung may mga pagkakamali kang nagawa before, huwag mo na lang ulitin. Kasi alam mo nang mali, huwag mo nang uulitin. Okay? So yun, next question na tayo. From GN. Ano po mas effective na way sa pagsagot ng mga how sa post ko? Although follow ko yung intro ng company, madalas yun na lang after. Pagdating sa mga halimbawa nag-inquire sa'yo, tapos ano, sinagot mo, i-expect mo, madami talaga dyan nun, ano, mga isi-scene zone ka, normal yan, kahit anong script pa ang gamitin mo, kahit ano pa, walang magic words kasi eh, walang magic script eh, merong effective, pero hindi pa rin eh, isi-scene zone ka pa rin kahit anong gamitin mo eh, diba? May mga effective, may mga nag-work na script, pero doesn't mean na magic siya, na automatic na lang sila magiging interested, kasi kung interesado talaga yan, interesado talaga yan. Yan yung isa sa mga na-remind rin ako na training. Kung talagang sasali yan, kung talagang bibili yan, sasali yan. Wala nang choba-choba pa. Yeah. Kung hindi, di follow up. Ibig sabihin, hindi pa. Hindi pa yun yung tamang time para sa kanya. So kapag ka nag-share kapag ka nag-inquire, instead na bombahin mo ng kung ano-anong mga script, no, kasi isipin mo rin kung sa'yo gawin yun, magugustuhan mo ba? Nabobombahin ka na agad ng mga script, tapos papakitaan ka na ng maraming pera. Diba? So, ang pwede mong gawin, instead na ganun, is kwentuhin mo muna siya, kausapin mo siya. Isang magandang itanong mo sa kanya, bakit ka naging interesado?
dun sa post ko, di ba? Bakit ka naging interesado dun sa post ko? Diba? Ano ba yung pinagkakaabalahan mo ngayon? So at least nagkakaroon ka na ng background kung sino siya. At doon rin sa pagtatanong, malalaman mo kung ano. Malalaman mo kung, tawag dito, malalaman mo kung may pera ba tong prospect mo o wala. Yeah. Ito, hindi naman sa pag-ano, pero ako hindi, pag ako sinabihan ng prospect na gusto ko yung business kaso wala akong pera, di ko na kinakausap ulit. Bahala ka na sa buhay mo. Hindi dahil sa wala siyang pera, kasi ito yan eh. Bakit mo pa sinabi sa akin gusto mo? Tapos kasi parang hindi sa akin nag-ano, hindi kasi hindi sa akin nag para dito, hindi nagtutugma. Walang sense. Kasi kung gusto mo, gagawan mo ng paraan eh. So bakit ka nagdadahilan? So ibig sabihin hindi mo talaga gusto. Hindi ko na kinakausap pag ganun. Naayang ko na lang. Next na lang ako. yun sa akin. Ngayon, gano'n na yung ginagawa. Kasi, anong sasabihin ko sa'yo? Pag gusto may paraan, alam mo naman yan. Gawin mo na lang. Kasi ang focus ko na kasi is hanapin kung sino yung mga tao na gusto talaga sa pamamagitan, mapapatunayan nilang gusto talaga sa pamamagitan ng action na gagawin nila. Hindi sa sinasabi nila. Hindi ako naniniwala sa salita. Naniniwala ako sa gawa. So, sa pamamagitan ng pagtatanong na ganun, malalaman mo na. Magkakaroon ka na ng background. O diba? Nagkakaroon ka na ng background sa kanila. And, huwag kayong, sa pakikipag-usap nyo sa prospect, as many as you can, kaya maganda marami talaga kayong kinakausap. Kasi napapractice ka rin dun eh. Mas lalo ang gumagaling. Okay, sa dami ng na-encounter mo na prospect, magkakaroon ka dyan ng pattern kung ano-ano yung mga klase ng prospect. Sobrang dami ko nang nakausap, hindi ko na nga bilang, baka nga million na, kasi 7 taon na eh. Diba? 7 taon na lahat, ang dami, iba't ibang klase ng tao nakausap ko na. Offline, nag-offline ako for 2 years, almost 3 years din. Nag-offline din ako, ibig sabihin nagpe-present ako sa personal. Nagsusulat ako pabaliktad. Meron ba sa inyong gumagawa na? Sino sa inyo dyan marunong magsulat pabaliktad? Yung nagbibilog-bilog ka pabaliktad? Tapos yung pag nagsusulat ka talaga baliktad? Na-master mo yung ano, yung art ng reverse writing. meron ba sa inyong ganon? Hanggang ngayon, nagagawa ko pa rin naman yun hanggang ngayon eh. Kaya ko pa rin magsulat pabali-baliktad kasi ilang taon din ako nagagaganon eh. Yeah, so, ang dami na ako nakausap na iba't ibang klase ng tao. And as time goes by, sa dami na nakausap ko, yung mga script na ginagamit ko, ako na lang rin yung nag-formulate. Pero hindi ibig sabihin mga magic yun eh. Wala naman kasi talagang magic. Ako na lang yung nag-formulate. At para sa akin yung mga script, ang ginagamit ko siya para lang mas mabilis yung usap. Kasi naman i-manual type ko pa yan, di ba? Yun lang rin naman ang sasabihin ko, ita-type ko pa. Yung parang ganun yung purpose sa akin ng script. Hindi siya parang magic. Ito yung script. Pag sinend ko to, yaman ako. Pag sinend ko to, automatic sasali siya na para siyang ginayuma. Walang ganun. Okay? May mga effective na script kumpara sa iba. Pag kinukumpara mo siya sa iba, mayroong mas effective. Diba? Pero walang magic. So, try lang ng try. And, yun nga. Kaya ko sinare sa inyo yung Unlimited Prospects Handbook. I-check nyo mamaya yun. Okay? Meron din ako yung course, yung Ethical Recruiter. So, yun, kompleto na ng from start to finish. No? Mindset ng isang ethical na recruiter, na networker. From start, tapos paano mag-prospect, paano mag-present ng business, paano mag-close, paano mag-handle ng objection, paano mag-follow up. Anong gagawin mo dun, anong ituturo mo dun sa bagong member, andun na din. So, kompleto na yun. Ihanapin nyo na lang mamaya, i-check nyo mamaya. Nasa Serrano Academia, kung alam nyo yung Serrano Academia na page ko, tingnan nyo na lang dun. Okay? So, yun. Kinasagot ko regarding dyan. Okay, so next question tayo. Next question. Tara, may nangagirip lang. Ang sabi ni Ace Sierte, pinaka the best na result for me siguro is yung nag-grow ka as a person and napansin siya ng mga kaibigan naman na sa maging mature ka. Tama, actually yung ang nakapagpamature sa akin itong industriya ng network marketing, nakapagpamature sa utak ko. No? Pag nakakausap ako ng mga kaedad ko, ang layo eh. Madalas, ang layo ng way of thinking. Di ba?
minsan ay sa mga kaedad ko kasi ngayon, no? I'm 25 years old ako. Sa mga kaedad ko ngayon, halos lahat sila may mga asawa at anak na. Parang may hindi ko maintindihan, parang may nanghahabol sa kanila. Alam mo 'yun, parang hinahabol sila na pag hindi ka nag-asawa, may sobrang nagmamadali, hindi ko maintindihan bakit ganun, tapos nahihirapan sila. Sino may gawa? Ewan ko. Pero nung time na nagsimula ako, 1920 ganyan, yung mga nakakusap ko at that age, iniisip is gumala, gumimik. Ayan yung normal eh. So ito yung nagpa-mature sa akin. Kaya madalas sa mga nakakasama ko, madalas sa mga sinasamahan ko at mga kinakausap ko ay mas matatanda sa akin, mas successful kaysa sa akin. Yan. Kasi hindi ko naman gusto na ano, hindi ko naman gusto na maging ano, na maging katulad ng pag-iisip ng typical sa edad ko. Ayoko nang ganoon. Kasi most of the time yung mga katulad ko, yung mga kaedad ko, ang typical na iniisip nila, ano, hindi naman pang success eh. Okay. So yun. Question. Ayun, okay. Ayun, from Dawatan Rolly. Aslan po, anong dapat gawin kasi kasi chat ko yung coach hindi nag-reply. Ano po ba unang ano? Kasi parang hindi ako pinapansin kasi na busy lang ako sa mga baby ko sa online, ha? Hindi ko na gets. Baby, ano ibig sabihin? Anong dapat gawin kasi chat ko yung coach hindi nagre-reply. Ano po yung unang gagawin ko kasi parang hindi na ako pinapansin kasi na busy lang ako sa mga baby ko sa online. Mga baby mo sa online, anong ibig mong sabihin? May mga anak ka sa online? Kasi pagkakaintindi ko, correct me if I'm wrong na lang ha, sa pagkakaintindi ko is ano, downline sa online. Bakit tinatawag mong baby? Pero hindi ko alam kung yun ba talaga yung ibig mo sabihin. So I hope na i-clarify mo na lang. Okay, kay sino to? Dawatan Rolly. Clarify mo na lang kung ano yung ibig mong sabihin dito sa baby mo sa online. Hindi ko mag-gets. Pero I will assume na lang na downline mo sa online. Hindi pinapansin ng coach. So malamang upline mo yon, yung tinutukoy mo. Diba? Pag hindi ka pinapansin ng upline mo. Okay. So sa akin naman, ito sa akin naman, ano eh. Sa akin na sabi ko naman sa inyo, 'di ba, sa introduction na ang ibe-base ko lang yung mga isasagot ko sa inyo is base sa experience ko. Ako wala naman akong pakialam sa upline ko kung pansinin niya ako hindi, tulungan niya ako hindi, wala akong pakialam. Na hindi naman big deal para sa akin 'yan. Kung hindi niya ako tulungan, fine, wala akong pakialam. Kung tulungan niya ako, ayos. Kung salamat. Kung ganun. Salamat, i-appreciate ko ng matindi 'yon. Kasi nga, hindi ako nag-i-expect. Pero sa akin, hindi ako nag-i-expect na tutulungan ako ng upline ko or coach ko or kakausapin niya ako. Wala na akong pakialam dun. Kasi para sa akin, hindi naman siya yung magpapayaman sa akin eh, kundi ako. Ako pa din. Sa tao kasi, sa isang tao kasi na walang ano, sa isang tao kasi na talagang ano, decidido, talagang committed sa mga pangarap niya, sa mga goals niya. Gusto niya talaga ma-achieve kung ano yung mga dreams niya, mga goals niya, may tumulong man dyan, wala, gagawa ng paraan yan. Pansinin nyo, kung sakali kayo, baka ikaw ganun kay, diba? Baka ikaw ganun ka, diba? Wala, may tumulong sa'yo, wala, okay lang, hahataw pa rin ako, gagawin ko pa rin yung business, no? Kasi kung gusto mo talaga, walang makakapigil sa'yo. Kung ayaw mo talaga, walang makakapilit sa'yo. Ibig sabihin, nasa atin pa rin naman yun. So kung hindi ka niya pansinin, fine, pakialam ko sa'yo. Diba? Hanap ako ng iba. And yun nga, basta sa akin, para sa akin lang, wag niyong iasa sa kahit na sino. Wag niyong iasa sa kahit na sino. Ayun, tama yung sinabi ni John Flores, take ownership. O tama, wag niyo iasa sa kahit na sino. Ikaw ang maging responsible ka sa buong buhay mo. No? Ito yung hindi maintindihan ng iba kasi nga hindi rin natin maiwasan kasi nga may mga uplines na nag-overpromise tapos hindi naman nila tinutupad. No. Pero ang totoo talaga sa negosyo natin,
is hindi yan yung I help you build your business. Diba? Yung madalas kasi sinasabi, tulungan tayo dito, tulungan tayo dito. Yan, to the point na nami-misinterpret nung tao kung ano ibig sabihin ng tulong. Kasi ang pagkakaintindi ng tao, pag sinabing tulong is gagawin para sa kanya. Diba? So yun yung palagi naming kinaklaro sa mga members namin. Pag sinabi namin tutulungan ka namin, ang ibig namin sabihin doon is tutulungan ka namin tulungan yung sarili mo. Pero hindi ibig sabihin kami yung gagawa para sa iyo. Kumbaga, hindi ka pwedeng ipag-push up ng upline mo tapos ikaw yung lalaki ang katawan. 'Di ba? Ikaw mag-push up, 'di ba? Ikaw magbuhat. Hindi naman pwedeng ikakain ka ng upline mo tapos ikaw yung mabubusog. Ikaw ang gagawa niyan lahat. Okay, kapag ka seryoso ka talaga, hindi ka aasa sa kahit na sino. So 'yun yung mindset, 'yun yung way of thinking ko noon pa. Okay? Yun ang way of thinking ko noon pa na okay lang sa akin kung di ako tulungan, kung di ako suportahan, okay lang. Gagawa naman ako ng paraan. Okay, gagawa naman ako ng paraan. Pero luckily, no, hindi ko kasi alam kung bakit, sa buong journey ko, na naging journey ko, no, meron at merong gumagabay sa akin na naging upline ko. Sa bawat, sa iba't ibang networking na napasukan ko, ilan lang naman na napasukan ko. Ang kinoconsider ko, yung kasing pinakauna, hindi ko kinoconsider kasi hindi naman ako nagbayad, isinali lang ako nung nanay ko. So, hindi ko naman pinaghirapan yung pampuhunan doon, kaya hindi ko trinabaho. Ang nasalian ko sa pang-apat yung ngayon, meron at merong nag-guide sa akin. Ewan ko, pero hindi ako nag-i-expect na i-guide ako ng kahit na sino. Diba? Sabi nga eh, when the student is ready, the teacher comes. When the student is ready, the teacher comes. Siguro, yung mga time na yun, ready ako. Ready ako matuto. So, kahit hindi ako, gabay nung upline ko, hindi ako supportahan nila. Meron din dumating sa point, yung pinakang unang mentor ko na dumating din sa point na hindi na niya ako sinuportahan kasi nga, nire-reinvent ko yung will. Okay. Nire-reinvent ko yung will. Na ibig sabihin doon kasi nga ang punong turo nila is puro unethical tsaka old school. Puro unethical offline. Okay. I mean offline, hindi old school. Offline mga strategy na hindi naman na talaga gumagana. Na proven na hindi naman na talaga gumagana. Unless manluloko ka ng tao. 'Di ba? Doon lang nila napapagana yung mga offline strategy nila ng mga yung sinauna nilang strategy. Doon lang nila napapagana pag manluloko ka ng tao eh. Yes, hindi na kaya ng konsensya ko yung ganun. So, tinatry ko na gumawa ng bago. Kung ano yung meron ako ngayon, kung ano yung Team Genuine ngayon, kung anong grupo ko ngayon, kung anong sistema na meron ako ngayon, kung ano yung 5Ms ngayon, yan yung sinubukan ko before na ako yung nag-trial and error. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero try na lang natin. Hindi na niya ako sinuportahan sa part na yon. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng susuporta sa akin. No? Pero wala pa rin naman sumuporta. wala pa rin naman sumuporta. Na ako na lang naghanap ng paraan, gagawin ko to. Kung may tumulong sa akin na upline, fine. Kung wala, ako yung upline. Ako na lang magpapaka-upline. So, ganung way ng thinking. Ang pinakampunto ko lang naman dito is, maging responsible kayo sa success nyo. Maging responsible kayo sa buhay nyo. Huwag nyo siyang iasa sa kahit na sino. Kahit na sino. Huwag mo iasa sa pamilya mo. Huwag mo iasa sa kamag-anak mo, sa kaibigan mo, sa upline mo, sa downline mo. Huwag mo iasa sa kahit na sino, kundi sarili mo. Okay. Wala ka ng ibang dapat asahan, kundi sarili mo lang. Alright? Power ba? Payaman ba? Payaman pa ba? Payaman? Alright. Question. Okay, tanong, meron pa isa nakita ng tanong. Magtanong pa kayo kasi may 20 minutes pa. Sayang, maghihintay ulit kayo ng isa pang isang linggo ulit. After nito. Alright. So I hope na sagot ko na maayos yung tanong ha. Payaman pa ba? Marami ba natututunan? Comment kayo diyan kung marami kayo natututunan. Okay, itong question from John Paul Rombawa.
same lang dun sa tanong ni GN, GN, si GN nga ba yung nagtanong nun kanina? Yung about sa sin zone. No? Isi-sin zone, kahit anong gawin mo, kahit anong sabihin mo, meron at meron magsi-sin zone sa'yo, kundi sila interesado. Actually, minsan nga, mas okay pa nga yung ano eh, yung ina-explain mo na lahat. Minsan, kasi doon mo malalaman kung interesado ba talaga siya o hindi. Pero try niyo yung tinuro ko kanina. Yung ko, may tatanong-tanongin mo muna siya. Okay. I know, alam ko tinuro ko yun sa ethical recruiter course yung ginawa ko. Na pag meron kang inquiry. So, yun. Pwede nyo i-check mamaya. Alright. Ayan. Payaman. Payaman, payaman. Okay. From JV. Paano mag micro-commitment? Ha? Ngayon ko lang narinig to ah. Paano mag micro commitment daily routine to success? Tatanggalin ko na lang yung micro kasi hindi ko naintindihan kung anong ibig sabihin, pero yung commitment na lang sa daily routine. Okay, so napakalaking factor yan. Actually, isa yan sa mga tinuturo ko sa ano, tinuturo ko sa mga members ko, yung tinatawag na success habit. So, sa bawat ano kasi, sa bawat bawat level mo sa business, may apat na levels kasi yan eh sa negosyo natin. Okay. May apat na levels yan. Okay, level 1 is survival. Ito nagre-range yan from 6 months to 2 years. And then next level natin is stability. Nagre-range yan from 2 years up to 3 years ba or 5 years? Ilagay ko dun. Ako lang rin may bento nito eh. Based sa experience ko kasi itong sinasabi ko eh. 2 years, ganyan. 2 years to, kung di ako nagkakamali, 3 years yun. 2 years to 5 years. Then, next level is yung success na. Okay, by the way, explain ko din kung ano ibig sabihin. Survival is yung pinakamahirap. Yan yung level 1 yung pinakamahirap na part sa negosyo. Pag nandun ka sa level 1, from 6 months to 2 years. Kasi nag-a-adjust ka. Actually, yung 6 months to 1 year. Pero yung pagdating second year, medyo madali-dali na. Kasi nakakabisado mo na. Pero 6 months to, 6 months to 2 years yung range ng survival stage. Sa simula, bilang isang networker. So, yun yung pinakamahirap na part. Kasi dyan marami nagkukwit. Yeah. Yung iba hindi nila naiintindihan kung bakit sobrang hirap. Merong iba hindi naiintindihan nila pero ayaw nilang intindihin kasi masyado silang madrama. So, diyan yung pinakang crucial na part yung level 1. Kaya diyan matindi yung mindset training. Okay, sa level 1. So, yung years na sinasabi ko, ano lang naman yan eh. Estimate lang, kumbaga average. Pero merong iba na mas tumatagal pa sa survival stage kasi nga, ang number one reason ay hindi sila committed eh. Ginagawa lang nila yung negosyo kung kailan nila trip. So, talagang tatagal ka nun. Gagawin mo yung negosyo, magpo-prospecting ka kung kailan ka nasa mood. Pag wala ka sa mood, di ba? Or idadahilan mo na busy ka kasi busy ako eh. So, hindi ako makakapag-business. Yung mga ganun, tatagal ka ng tatagal. Nasa sa inyo naman yan eh. Kasi kayo ay mga independent distributor naman kayo. Malaya naman kayong gawin kung anong gusto nyo. At yun rin yung isa sa reason bakit yung sinabi sa inyo na huwag nyo iasa kahit kanino yung success nyo. Even sa downlines. Lalo-lalo na sa downlines. No? Naaasahan mo na magli-left and right. Dalawa lang makuha mo, tas tigdala-dalawa lang. Hindi naman nangyayari yun eh. Kalukuhan yung explanation na yung bilog. Dalawa lang kailangan mo. Tapos sila, tigda-dalawa rin. Mongoloid. Hindi naman totoo yun. So, kalukuhan yun. Huwag mo aasahan yung mga ganun. Kasi nga, hindi lahat. Majority sa mga makukuha mo sa na mga members, hindi yan magseseryoso. Kaya, dadamihan mo talaga ng dadamihan yung direct referral mo. Walang katapusan. Sa totoo lang, walang katapusan. Diba? Kasi ako hanggang ngayon, di naman ako tumitigil sa pagdadirect. Kasi para sa akin, may na-hit na ako na certain level ng success, pero mayroon pa akong gustong mas malaki. And wala rin namang katapusan yun. Kasi the more na nag-goal ka, diba? The more na nag-goal ka, the more na gano'n ka. Nag-improve ka. The more nag-set ka na mas malaking goal, the more na nag-improve ka. Okay? So, yun. Kaya meron, balikan natin yung 4 levels, no?
Level 1, survival, yun yung pinakamahirap na stage. I'm sure marami dito sa inyo nandun ka sa stage na yun. Tama ba? Diba? Tama ba? Nandun ka sa stage na yun, survival. 6 months to 2 years. Hindi yan sa ano ha, hindi yan sa kung gaano ka nakatagal binabase ha. Survival, ibig sabihin is wala ka pa rin stable na income, no, maliit pa rin yung kinikita mo. Diba, ang range ng income nito usually, hindi pa umaabot ng, wala pang 50,000 sa loob ng isang buwan. Okay, na, actually, nasa stability na yata yun eh. Stability na stage. Ganon. So, stability, kumikita ka na. Diba? Kahit papano, ang kinikita mo na usually is mas malaki kaysa sa empleyado or katulad ng sa empleyado. Diba? Yan ay nag-range yan 2 to 5 years. Then, pagdating sa success, dyan na. Yan na yung talagang success. Success na kung ano yung ina-expect nyo. Pero hindi pa, mayaman. Pero hindi pa sobrang yaman. Kasi nandun sa level 4 yung sobrang yaman as in. Yung kayang bumili ng bansa. De joke lang. Di naman ganun. OA na yun. OA na yun. Level 3 success is, yun talaga, talagang hindi na normal yung kinikita mo. Diba? Yung sinasabi nila sa'yo dati na pag sinasabihan ka ng mga kakilala mo, kaibigan mo na abnormal ka kasi nagne-networking ka, ang ibig nilang sabihin dun is abnormal yung resulta. So, dun na nangyayari yung sinasabi nilang abnormal. Hindi normal yung kinikita mo. Dropout. Ano yung isipin mo yun? Dropout ka. Dati kang service crew, dati kang OFW, nag-100,000 ka sa isang buwan na nasa bahay ka lang. Hindi normal yun. Diba? Yung ganon. So, nandun na yun sa success. Tapos, sa level 4, significance is more on ano na lang. Yan yung mga super yaman. No? Yung mga super yaman, usually sila is yung mga nagbibigay na ng mga ano, nagbibigay na lang sila more on mga wise advice, ganyan. Kasi super tagal na nila and napakarami na nilang na-acquire na experience and talagang ano, minsan may edad na talaga sila. Ganyan, mga wise man, kumbaga. So yun. Most of you is nandun sa ano, nandun sa survival stage. Nasa survival stage. So yun yung sinasabi ko sa inyo. Na yan talaga yung pinakamahirap na part. Kasi nga, hindi ka, kaya lang siya mahirap, hindi dahil mahirap yung negosyo. Hindi mahirap yung negosyo. Mahirap kang mag-isip. Yun ang reason. Huwag kayong mag-alala kasi pinagdaanan ko rin yan. Kaya alam ko kung ano yung sinasabi ko. Hindi mahirap yung negosyo, mahirap lang yung way ng thinking mo. Tsaka hindi ka kasi sanay. Meron bang, diba, sino dito yung sa inyo yung first time mo magbike tas nag-ano ka na kagad, nag-no hands, nagba-backflip, nag-exhibition ka na kagad sa bike, first time. Walang kahit na sinong ganun. Walang kahit na sino, kahit may talent pa, lahat yan natutumba, nababangga, nalalaglag sa crit. o kung saan man. Diba, lahat yan ganun. So, ganun naman talaga yung nature. Kaya ang ibig ko, ang point ko lang dito, kailangan maintindihan nyo yun, yung part na yun. So, nandun sa survival. So, sa bawat levels niya, may iba't ibang klase ng routine. Ang nagiging problema sa inyo, no, kahit umamin ka hindi, alam mo naman sa sarili mo eh. Ang nagiging problema sa inyo, tinatry mong gayahin yung routine ng successful na idol mo. Tama, correct, or right? Yeah? Meron na ba dyan sa inyo nagtanong na, apply na bang daily routine mo? Diba? Diba? Kasi akala mo, pag ginawa mo yun, yaman ka rin katulad niya. Mali! Maling-mali. Bakit? Kasi parang ganito, parang Manny Pacquiao, gusto mo matutong mag-boxing. Wala kang alam sa boxing. Siyempre, papaturo ka. Kung may chance ka magpaturo kay People's Champ, diba? Doon kang papaturo, yung pinakamagaling sa Pilipinas eh. Diba? So let's say na, tinuruan ka nga niya. Tapos ang ginawa mo, sinabayan mo yung routine niya ngayon, na ginagawa niya ngayon. Ano mangyayari sa'yo? It's either mag-quit ka agad or mamatay ka. Sa hirap, sa sobrang hirap. Kasi hindi mo kakayanin yung intensity ng ginagawa niya ngayon. Kasi nandito na siya sa level na to. Ikaw nagsisimula ka pa lang. Kumbaga, ang gusto mo kaagad, malampasan yung level 5,000. Sa level 1 ka pa nga lang eh. Level 0 ka pa nga lang eh. Tinuturuan ka pa lang ng basics. Eh, parang sa laro, paano tumalon? paano umiwas sa kalaban? Paano patayin yung kalaban? Nandun ka pa lang eh. Tapos gusto mong gayahin yung level 5,000.
doon nagkakaroon ng problema. Kaya ako sa inyo in-explain yung apat na level. Kasi alamin mo kung nasaan ka. And as time goes by, sa totoo lang, matututunan nyo mag-adjust. Pag nandun ka na sa bawat levels na yun, pagdating sa 2, 3, 4, matututunan mo rin kung paano mag-adjust eh. Pero sa level 1, usually, hindi nyo alam kung anong ginagawa nyo eh. Diba? Okay lang yan. Pinagdaanan ko rin yan. Tama, akala nyo kasi pag ginaya nyo siya, yamang, copy upline, di ba? Copy upline. Kaya kalukuhan yung copy upline na yun. Diba? Sa kanina nyo maririnig yung ganun. Eh, halos lahat sinasabi nila, copy upline, para umaman ka, kopyahin mo siya. Mali eh. Di ba? Hindi, ang problema kasi dun sa copy upline yun, hindi in-explain kung alin yung kukopyahin. Yun ang problema dun. Kaya sa inyo, di ba? Na-experience mo na, dumating ka na sa point na nagtatanong ka sa sarili mo, bakit ganun? Kinukopya ko naman si upline. Yung pananalita niya, yung pananamit niya, yung tindigan niya, pati nga itsura niya, kinopya ko na rin eh. Pero bakit ganun? Kumikita siya ng limpak-limpak. Ako wala pa din. Tama, correct, or right? No. Ano? Di ba ginawa mo? Kasi nga, hindi na-explain. May point yung copy na yon, kaso hindi nila na-explain kung alin yung dapat kopyahin. Ang dapat mong kopyahin, ano yung ginagawa niya nung nagsisimula siya? Hindi kung nasa na siya ngayon. Meron rin mga upline, kinukumpara yung ano, yung hataw nila. Oh, ito hataw ko. Oh, ikaw, ano hataw mo? Diyos ko, huwag niyong gagawin yun. Kung meron sa inyong mga upline dyan, ginagawa mo yun, huwag niyong gagawin yun. Ba't may kukumpara hataw mo ngayon sa hataw nung nagsisimula? Kahit pa leader mo yan, lalo na kung mas matagal ka na kumpara sa kanya, mapipressure lang yung tao mo. Ba't mo kukumparahin? Magkaiba kayo ng level. Kaya ka nalalagasan. Di ba? Tama, correct, or right? Di ba? Tama naman eh. So, yun ang dapat kopyahin. May point yung copy upline na yun. Ang mali lang is hindi nga ini-explain kung alin yung kukopyahin. Kopyahin mo kung anong ginagawa nyo na nagsisimula. Ano bang ginagawa nyo na nagsisimula? Kasi sa level 1, nandun dapat yung intensity eh. Yung dami nung kinakausap mo, dami ng rejection na na-experience mo, dami ng pagkakamali. Yung experience, yun ang pinaka-importanteng makuha dyan. Yung pundasyon, yung level 1 na yan, yan ang pundasyon. Yan ang pinakamahirap, pero para sa akin, yan din ang pinakang-importante. Walang level 2 kung walang level 1. Literally speaking. Bago mag 2, 1 muna. Di ba? Literally speaking, 1 muna bago 2. Hindi naman 0, 2, 3, 4. May 1 muna, yun ang ibig kong sabihin. Literal. So, para sa akin, yan ang, yung level 1 ang pinakamahirap, pero yan yung pinakang-importante sa lahat. Na pag na-master mo yan, kaya ako ganito ngayon. Kasi na-master ko yung level 1 eh. Ang tagal ko dyan. Ilang taon na ako dyan. Lampas 2 years. Ilang taon na ako dyan? 16, 17. Siguro, inabot ako ng 4 years. Oh nga, 4 years. Inabot ako ng 4 years sa survival stage. 4 years. Akala ko nga, masipag na ako ng mga time na yun eh. Diba? Hindi, mas matagal sa akin. Sa inyo, ewan ko. Depende. Hindi ko alam. Depende. Kung ikaw ay madrama, balat sibuyas ka, no, bawat konting rejection, iiyak-iyakan mo na. Tapos, pahinga muna ako upline. Bakit? Na-reject ako eh. Ilang beses? 2. Toko naman. Mag-quit ka na lang kung ganun. Di para sa'yo. At hindi para sa'yo kahit na anong negosyo kung ganun. Diba? Kung ikaw ay madrama, iyakin, tawag dito, mainipin, ginagawa mo yung negosyo kung kailan ka na sa mood, mas tatagal ka talaga. Pero sa information na meron kayo ngayon, especially yung itong mga information na ginawa ko, experience ko na yan eh. Kaya yung mga members ko, grabe. Yung mga masisipag talaga sa kanila, yung mga committed, yung resulta nila, grabe. Ang bilis. Kumpara sa akin. Kumpara sa akin. Di ba? Yung iba sa kanila, nasa level 3 na. Wala pang 2 taon. Samantalang ako, bago ko inabot yung level 3, ilang taon? Ang tagal. Bago ko nakalampas sa level 1, level 2. Ang tagal. Kasi nga, committed sila eh. Seryoso sila eh. Ginawa nila kung anong sinasabi ko eh. Kaya mas mabilis talaga sila.
Kasi nga, yung lahat ng mga pagkaamali ko before, alam naman na ipagawa ko pa sa kanila, di ba? Ganun rin ang ginagawa ko sa inyo. Yan kaya ako nagsishare ng ganito na experience. Di ba? Payaman, payaman ba? Power? So, yung ganun. So, ngayon, sagutin ko na yung pinatanong. Dami kong sinabi. Pero in-explain ko sa inyo para maintindihan nyo, ha? Kasi yung tanong nga ni JV is, paano yung commitment daily routine sa success? Anong dapat gawin? Ano yung magiging success habit mo? Wala, ito ha, pag nasa level 1 ka, wala kang ibang magiging success habit. Actually, level 1 at level 2, wala kang ibang magiging success habit, kundi profit producing activity. Wala nang iba. Recruiting, selling, yun lang, wala nang iba. Yan dapat yung pinakamalaking kumakain ng oras mo. Recruiting and selling. Yung training sa mga members mo, dapat gumawa ka na, mag-record ka na lang ng video para di ka paulit-ulit. Kasi paulit-ulit lang naman yung ititrain mo eh. Gawan mo na lang ng video. Gumawa ka ng Facebook group. Di ba may mga units-units yung Facebook group? Lagay mo dun. Kailangan mo ba maging technical para malaman yun? Ilang taong ka na nagpi-Facebook? Ilang dekada ka na nagpi-Facebook? 12 years na ako nasa Facebook. Itong account ko natin 2008. Sipin mo yun. Di ba? So, ganun yung gawin mo. Kaya hindi siya dapat kumakain ng oras yung training sa mga member. Hindi kumakain ng oras yan. Hindi dapat kumakain ng oras yan. Dapat pinakang kumakain ng oras mo is selling and recruiting. Nandun na syempre yung prospecting. Syempre, sino yung bibentahan mo? Sino yung recruitin mo kung di mo binaprospect, di ba? Nandiyan yung mga profit producing activities. Ibig sabihin yung activities kung saan kakikita. Hindi kakikita sa pag-train sa mga member mo. Hindi kakikita sa pag-keep sa kanila. Hindi kakikita sa pag-attend ng training. Pero hindi ko ibig sabihin na huwag mo nang gagawin yun, ha? Ang sabi ko, di ba, ang dapat kumakain ng oras mo, pinakamalaki na napupunta yung oras mo is profit producing activities. Tapos yung iba, di ba, schedule ka na lang ng ilang oras para sa kanila. So sa training, kailangan everyday, everyday nag-i-improve. Eh karamihan sa inyo dito, I'm sure, umamin ka man o hindi, baliktad eh. Mas marami yung oras mo sa training kaysa sa hinahataw mo. Mas maraming oras mo sa mga member mo kaysa hinahataw mo. O kaya tingnan mo kung anong resulta meron ka ngayon. Kung talagang nag-work yan, bakit ganyan resulta mo? Dapat milyonaryo ka na ngayon kung talagang nag-work yan. Di ba? Konting hataw lang. Tapos dito tayo kay Downline. Yeah, enjoy tayo. Hugs. Hugs and kisses. Di ba? Payaman tayo sama-sama holding hands. Oh. Kung talagang effective yan, bakit ganun? Diba? So, yun. Ang pinakang habit nyo dapat na ginagawa every single day is yung kinatatakutan yung gawin. Yung kinatatakutan natin, yung kinatatakutan yung gawin is yung kung saan kayo kikita ng pera, iba. Diba? Isipin nyo na maigi, diba? Yung kinatatakutan yung gawin, which is prospecting, inviting, selling, recruiting, dun kayo kikita. Alam mo na kung bakit ganyan yung result na meron ka ngayon. Okay? So, yun. Alright, that's it. Anas maybe na pala. So I hope na marami kayong natutunan, no? Payaman ba? Marami ba natutunan? Marami ba natutunan? Silent follower. Ano ba to? Japanese to, di ba? Japanese yung pangalan. Aliyah Gracie. Hulaan ko yung pangalan, ano? Ewan ko kung pangalan mo yan o pangalan ng anak mo. Or kung may anak ka na, kung wala pa, eh, di malamang pangalan mo yun. Aliyah Gracie. No? Personally, another silent follower. Hindi ka na silent follower ngayon kasi nagladlad ka na. Joke lang. Alright. So, yun. I hope marami kayo natutunan. Nasa sa inyo yan kung i-apply nyo, kung yung mga natutunan nyo, hindi, bahala kayo. So, ako, nagawa ko na yung trabaho ko. So, we hope na magsama-sama tayo every Friday, 8 PM Philippines time, no? Every Friday, magbabasagan tayo dito. Para masaya, magbabasagan tayo dito, no? Nag-enjoy kayo. Okay? So, it's already 9 PM. I hope marami kayo natutunan. And i-check nyo mamaya yung Unlimited Prospects Handbook. Nandito na yung link sa live na to. Sa description ng live na to, kung sa Facebook nyo to pinapanood, yung mga manonood sa replay, sa Facebook nyo pinapanood, nasa taas yung description. Pag sa YouTube, nasa baba yung description. So, kita-kits tayo next Friday, 8 PM Philippines time. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye and God bless.